Welcome back, mga kaaltab. Well, pinakita ko lang tong video na to para po ikumpara, mga kaaltab, doon po sa wala pang 10 seconds o 5 seconds na video po. Ito, mga kaaltab, ha, kayo, ito yung totoong video, mga kaaltab. Bago lang po ito, kahapon lang rin po ito o nung isang araw rin po ito. Bakit ang haba po ng video rito? Bakit umabot po ng kulang-kulang isang minuto? At ang focus nga po kay na Alden at kay Bea lang. Marami pong tao pero sa kanila lang po talaga pumokus yung camera. Bakit po kaya yung kumuha ng video kay Congressman Spotted at kay Mengay sa Marina Bay? Eh bakit 5 seconds lang po? Pansin nyo po, real talk mga kaldab, tapos masyado pa pong magalaw yung camera. Ipinapakita ko lang po ito kasi kung magbibigay po ako ng throwback video, marami pong magre-react. Oh, Mr. Destiny, throwback video na naman yan eh. Eh, yung bago. Oh, eto bago. Mainit-init pa. Ano kaya magiging reaksyon nila? Bakit eto maabot ng kulang-kulang isang minuto? Bakit po yun sa kanila? Eh, alam ko naman po kapag kumain ka o nag-dinner kayo, medyo matagal yan. Umaabot din po ng medyo, sabihin na natin ng 30 minutes, 20 minutes, di po ba? Dahil pagkain ninyo, hindi naman agad-agad, kain kayo, mag-aantay pa kayo. Siyempre, tapos nandun pa yung waiter, nag-reserve pa. Ibig sabihin, hindi pa po kayo, baka nagsisimula pa lang pong kumain. Hindi po ba? Bakit hindi po nakuna ng eksakto o mahabang minuto gaya po nito? Kasi edited lang po yun. Yun po yung katotohanan na hindi po nila kayang tanggapin. Di po ba? Real talk yan, mga kaalda. Ba't sa mga taong nagsasabi na totoo daw po yun, gawa-gawa lang po nila yun. Ibig sabihin, siya lang po ba yung anak ng Diyos na lahat ng mga video, siya lang po talaga yung nakapag-post, siya lang po talaga yung nakapag-upload. Kasi kung titignan nyo, same lang, wala pong ibang video, same na same lang po. Although baka may makita kayo, inedit na yon. Pero yung tipong, yung nasa back, yung nasa likod na kumakain, o yun na, wala eh. Di po ba? Kaya nga po ako nagtataka, marami pa rin naniniwala, maraming paniwalain. Kung ikukumpara nyo, kaya ako po nagkumuha ng mga ganitong video. Uulitin ko kay Bea at kay Alden kasi marami naman po dapat tayong ibibigay na video katulad nila Mengay at Isoy. Throwback lang po kasi yun eh. Mahanapan na naman po ako ng butas. Yan po yung, kaya hindi po yun yung pinakita ko. Ito po yung pinakita ko. Kasi baka may mag-react, pinopromote mo na naman Mr. Destiny yung teleserye nila Alden at ni Bea, kaya yan yung pinapakita mo eh, di po ba? Baka ganito naman po yung iba to sa atin. Ang punto ko lang po, mga kaaldab, kaya ako pinapakita tong video na to para itulad doon sa video na in-upload po nila na 5 seconds lang po. Kasi ito, kuha po ito sa nangyayaring kaganapan po kila Bea at kay Alden. Yun po kasi kuha rin po na kung saan nagdi-dinner nga po daw si Congressman Spotted at si Mengay. Pero bakit 5 seconds lang? Tapos hindi niya pa pinapakita yung mukha niya. Although pinakita niya yung mukha niya, bakit niya pa tinakpan? Common sense na lang po. Tipo ba dapat hindi mo na nilagay yung mukha mo ron kung nahihiya ka rin? Bakit yung iba po kapag ka nagpapapicture, talagang pinagkakalat pa po nila sa social media? Kahit ako, pag nakita ko si Mengay at Isoy, magpapapicture po ako tapos ipopost ko sa social media account ko. Pagyayabang yun eh, di po ba? Yung tipong, oh yan na nakita ko na yung iniidolo ninyo, naunahan ko pa po kayo, etc. etc. di po ba? Lalo nang, oh syempre maraming may inggit sa'yo. Unang-una sasabihin ang swerte mo naman sa dinami-dami ng mga tao doon. Ikaw pa talaga yung
nilapi, kumbaga ikaw pa yung talagang may lakas ng loob na lumapit, di po ba? Well, pabor sa ano yun, sa mga katulad natin na nagbibigay ng update kila Mengay at Isoy o kay Congressman Isfated at kay Mengay. Pero dito wala eh. Di po ba? Sa video na pinakita nila, halatang halata eh. Kaya lang, ang daming paniwalain. Ang daming pumupunta sa channel natin, ang daming nagre-react. Siguro sa in-update ko, medyo hindi ko naman po makukuha lahat ng atensyon nila. Hindi ko naman po lahat makukuha yung mga update. Pero kahit papano mga kaldab, sa ginawa po natin ngayon, mapapaisip po sila kahit konti. Hindi po ba? Unang-una, parang may punto naman si Mr. Destiny. Oo nga, no, bakit 5 seconds lang? Tapos, hindi pa pinakitang lumabas. Hindi pa pinakita, katulad ng caption po na pinapakita ko po sa inyo, naglalakad ang real life couple. May nakita po ba kayong naglalakad si Congressman Itzpatid at si Mengay papalabas? Kaya nga po, kaduda-duda, sa dami ng mga netizen, sa dami po ng tao sa Marina Bay, di po ba? Tapos weekend pa po, walang pasok. Talagang araw ng pasyalan, sabi nga eh, araw ng labasan ng mga katulong, di po ba? Real talk mga kaaldab, ito yung mga date, ito yung mga tamang pagkakataon, tamang oras, tamang panahon na kung saan eh, may libre, di po ba? Yung libre yung araw mo, araw po pananglinggo. Kaya common sense na lang mga kaaldab, sa mga taong pumupunta sa channel ko, galit na galit, ikaw talaga Mr. Destiny, paasa ka, ito na naman, ayaw nyo pang tanggapin yung katotohanan na ang relasyon nila Congressman Isfated at ni Mengay ay malapit nang ang bata, malapit nang ikasal, at yung aldab mo wala na, di po ba? Ito yung mga taong hindi muna nag-iisip, ito yung mga taong nagre-react agad, hindi po nila na masyadong naiintindihan, mas pinaniniwalaan po nila, di po ba? Kaya nga po ng caption na ikita nyo yung una, yung kilay, yung kamay, yung baso, ang daming lapses eh, di po ba? Kung titignan nyo lang, akong susuriin lang po talaga yung tipong maghahanap ka lang ng ebidensya at resibo na palpak yung ginawa po nila. Pero syempre mga kaaldab, wala tayo sa posisyon. Ang tanong, magkano kaya ang binayad o magkano ang budget na binayad nga po kay Congressman Ispa sa video na to mga kaaldab, na kung nga rin nag-dinner, syempre hindi naman po gagalaw yan kung walang talent fee, di po ba? Ang hirap kaya mag-edit ng mga ganyan, tapos syempre tapos kailangan paniwalaan mo o paniwalain mo yung mga taong bibisita sa'yo, paniwalain mo yung mga taong laging updated sa'yo, di po ba? Madali lang gawin yan kahit ako mga kaaldabi. Kaya lang po, ito yung sinasabi ko, ayoko rin pong manlinlang na mga netizen, ayoko rin pong mag, kumbaga man, yung tipong sabihin na hindi naman po pala totoo, di po ba? Kahit walang date, gagawan mong may date. Kaya ulitin ko, etong video na to, hindi ko po ipinopromote itong teleserye ni Alden at ni Bea. Ginamit ko lang po itong video na to dahil mahaba. Ganito po ang tamang proseso. Ganito po yung tamang pagkuha ng video. Para po sa kaalaman ng lahat. Para hindi po kayo nasasabihan lagi ng edited. Haba-habaan nyo. Gawin nyo na naman pong 8 seconds. Di po ba? Samantalang ito, kulang-kulang isang minuto. Tapos yung video nakapokus lang kila Beng, kila Bea at kay Alden. Di po ba? Dito pa lang panalong-panalo na ako eh. Tapos yung ipapakita nyo, kukumbinsihin nyo ako sa 5 seconds na video na magkayang-kaya ko rin gawin yun eh. Di po ba? Kayang-kaya kong gawin, pero bakit ko naman po gagawin? Alam ko namang fake news. Sino nga po ba yung lolokohin ko? Sino nga po ba yung lililangin ko? Ang problema, nakakaawa rito yung mga paniwalain, yung walang alam tapos agad-agad maniniwala. Yun ang masakit doon, di po ba? Na nabulag ka na sa maling pananaw at paniniwala nyo, di po ba? Inedit lang tapos inupload, naniwala na agad-agad.
pumunta sa channel natin, nag-react. Well, comment na lang po kayo mga kaaldab. Hanggang dito na lang po yung updates natin.